Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Tunay po na ang Diyos ay tapat. Tunay po na ang Diyos ay dakila. Muli kayo po ay nakikinig sa programa at palatuntunang biyaya ng Diyos Radio Ministry. Ako po ang inyong kapatid na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa himpilang ito ng DWAD 1098 sa talapihitan po ng inyong mga radyo. Again, my name is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayo mga kapatid at mga minamahal, saan man po kayo naruroon na naaabot po ng programa at palatuntunang ito. Dalangin ko po sa Panginoon na ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, ang kanyang pong pag-ibig ay patuloy po na inyong nararanasan. Salamat po dahil kayo po ay patuloy na nag-aabang at nag-aantabay para po sa ating pagsasahing papawin ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po, napakabuti nga po ng Panginoon dahil sa panahon po na ating kinabibilangan ay available po ang ganito mga technology na pwede po tayong makapagsama-sama at makapag-aral ng salita ng Diyos gamit po ang radyo. Kaya kung kayo po ay nasa sasakyan, nasa tahanan o saan man nyo po mapapakinggan ang broadcast na ito, ay you can always have the convenient of your time para po makinig ng salita ng Diyos. Well, hindi na po tayo magpapakatagal-tagal pa. Tayo po ay darako na at dediretso na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ating pong gagawin sa araw na ito. Pero bago ko po kayo dalhin doon, akin po munang inaanyayahan kayo na kung kayo po ay merong mga prayer request habang kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ngayon, ay mangyari lamang po na i-text nyo po ang inyong mga prayer request sa 0922-820-9866. Uulitin ko po, 0922-820-9866 ang number to text para po sa inyong mga prayer request. At kung kayo rin po ay may mga testimony na napapagpala po kayo ng ating broadcast at ng ministry, ay pwede nyo rin po ipadala, and you can always do that to encourage us and the rest of the team para po tayo ay magpatuloy din at magtuloy-tuloy na nagamitin ng Diyos sa gawain pong ito. Amen? So tayo po ay magsimula at magbukas po tayo sa pamamagitan ng panalangin at ialay po natin ang mga panahon at oras na ating gagamitin sa ating pong Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, nagpapasalamat po kami Ama sa pagkakataong binigay mo sa amin na magamit po ang mga oras at sandali na meron kami ngayon para po sa pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, gamitin mo lamang po akong daluyan, gamitin mo lamang po akong bihikulo at instrumento upang ang iyong salita ay malaya na mapakinggan, makarating sa amin pong mga puso at isipan at kamalayan. Manala Espiritu, dalangin ko rin po na ang kapuspusan mo ay kumilos sa lahat ng mga naabot at nakikinig sa palatuntunan na kanila pong sinusubaybayan ngayon. At gamitin mo lamang po akong daluyan mo. O Holy Spirit, again I declare that you are the greatest teacher of the church and I am just an instrument, a tool, and a vessel of your words. Maraming maraming salamat po Ama, ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. So purihin po ang Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia. If you have your Bibles with you, let us open our Bibles today sa Matthew chapter 8. Amen. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 8, and this is the third week na ating pong pinag-aaralan ang Matthew chapter 8 sa ating pong series ng ating pong palatuntunan sa Matthew chapter 8. Amen. So pangatlong linggo na po na ating po itong tinatalakay sa ating pong pagsasahing papawid every Saturday and Sunday. Every Saturday po kasi tayo po ay nagsasama-sama sa himpilang DWAD 1098 alas 10 po ng gabi every Saturday. Ano? Tapos tuwi pong Sunday naman ay meron po tayong repeat broadcast ng aganap na alas 7 ng umaga. Ano po, every Sunday po yan. At kung just in case kayo po ay bitin, ano po, at gusto nyo pong magpatuloy ang inyong spiritual feeding ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay meron po akong isang advice and suggestion. You can always go to our Facebook fan page. Kung kayo po ay may internet at may Facebook account, just search for Biyaya ng Diyos Christian Fellowship fan page. Ito po ay page, just
click like, ano po, i-like nyo lang po yung page at doon po ay makikita nyo po yung mga updates at the same time mga ministry related announcement and messages at mga videos ano po na pwede nyo po pakinabangan for your added additional spiritual feeding. At kung wala po kayong Facebook account, you can always go to directly sa YouTube. Ano po? Dahil sa YouTube ay nandun din po ang ating mga preaching, ano po, at type nyo lamang po sa search bar ng YouTube, ano po, ang pangalang Dexter Durante. Amen? Dexter Durante. Then, pag tinype nyo po yun, then click search, and then everything that is connected to me about the preaching and the message of the gospel, everything will appear. Ano po, makikita nyo na po doon ang mga mensahe po na nai-record po natin na in the past years, ano po, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, let's continue. Let's go to Matthew chapter 8 at let's study the Word of God. At sabi po ng verse 1, mula po sa verse 1, we will be reading today from verse 1 until verse 4. Amen. So, sabi po dito, verse 1 to 4, Matthew chapter 8, King James Version. At sabi po ay, when he was come down from the mountains, great multitude followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And in verse 3, Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Last verse, verse 4, and Jesus saith unto him, see that thou tell no man, but go thy way and show thyself to the priest and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. So, ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita na ating pong nabasa at ating pong napakinggan. And let's get to work. Tayo po ay mag-aral na ng salita ng Diyos. So, bago po tayo dumiretso, dahil this is a series of message and we are on our third week today, ay magkakaroon lamang po ako ng maikling review, pero as I review also the last and previous ating pong broadcast, we stop on verse 2. Amen? Imagine 2 weeks na po pala, we still verse 2 because there's so much revelation na nakikita po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, last time na tayo po ay nagsama-sama ay nung atin po itong binuksan at sinimulan, ay pinakita ko po sa inyo yung ilang bagay at sabi ko po dito sa verse 1, kung maaalala nyo po, look at the setting, you have to pay attention of the setting, kung paano po ito nangyari, paano po ito naganap, nangyari po ang lahat, matapos po na ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng verse 1, according to the account of Matthew, ang sabi sa verse 1, when Jesus was coming down from the mountain. Amen? Pababa po ang Panginoong Jesus sa bundok nung oras at sandaling yon na ito po ay tinala ni Mateo. At according to what Matthew has witnessed, ang sabi po ni Matthew, marami raw po ang mga tao na sumunod sa Panginoong Jesucristo when he went down from the mountain. Pero sa kanyang pong pagbaba, at sabi ko rin po sa inyo a few weeks ago, napansinin niyo po yon, I would like you to take notice of that, tagpo yung incident, because I prepared your heart for the past 2 weeks that the Bible is how God speak to us. Amen? Ang salita po ng Diyos, ang gamit ng Diyos sa ating pong panahon para po tayo ay kanyang kausapin. Amen? Andam po natin, ang sabi po ng Biblia sa John chapter 1, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. So, ang sabi po ni John, sa kanyang tala, ang salita daw po ng Diyos, ano po, ay ang ginamit sa pasimula, naroon na sa pasimula. At ang sabi rin ni John, ang salita ay kasama ng Diyos, at yung salita ay siya rin yung Diyos. So, sa madali pong salita ay, the Word was not just a word itself, but the Word was God. That was the last thing that he said in verse 1. The Word was God. And if you go to John chapter 1, verse 14, just the same chapter, just drop down. Bumaba lamang po kayo sa talatang 14, the subject still remains about the topic, the Word. Ano po, yung hindi po nababago yung subject. Ang pinag-uusapan po sa John 1 is tungkol sa salita. Pero pagdating po sa talatang 14, unti-unti pong nagkakaroon ng revelation that the Word was not just a simple word, or just a plain word, like what we are doing today. I'm speaking a word to you. It's not just a word, but it looks like, as sabi po sa verse 14, that the Word is a person. Pero pansinin din po natin sa verse 1, doon pa lamang po sa talatang una, ay meron na rin pong hint and revelation that God is trying to get into our hearts and understanding that the Word is not just a word, it's a person. Dahil sabi, the Word was with God. Amen? So kasama raw po ng Diyos yung salita, at ang sabi rin po doon sa
bandang huli ng verse 1:1 ng John 1, ang sabi po, the word was God. So, nilagyan po doon ng pantukoy na yung salita rin daw po ay Diyos. Amen? Pero pagdating sa talata pong 14 sa John chapter 1, ang sabi po ng Bible, is the word became flesh. Amen? Yung salita daw po ay nagkatawang tao. So, nagkaroon po ng transformation. Amen? So, nagkaroon po ng transformation that it is no longer just a word, but the word now became flesh. Naging daw po itong tao. Amen? At ang sabi ni John, he said, because he's the one writing this up, ang sabi po ni John, and we beheld his glory, amen, as the only begotten of the Father, full of grace and truth, amen. So sabi ni John, nakita natin ang kanyang kalulatian. Why he said we sa ating pong panahon, we are not included there, amen. So you have to understand, hindi po tayo kasama doon, because the words John said, we, meaning to say he's referring to himself and together with the people that live during his time, ay nakita po nila yung salita na nagkatawang tao, and not just they saw that word became flesh, but that flesh, that word, it is full of grace and truth. Amen? Punong-puno po ito ng grasya at ng katotohanan, and not only that, I just want also to emphasize that it is full of glory. Amen? It is full of glory. It's full of glory. Amen? Punong-puno daw po ito ng alin? Ng kalwalhatian. Hallelujah. Amen? So the Word of God is Jesus Himself. Amen? So ang Panginoong Jesucristo ang mismong ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi rin ni John sa John chapter 1, ang sabi ron ay the law came by Moses. Ang sabi po ng John 1, ang sabi po doon, the law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen? So, ang batas daw po is referring to the generation in the Old Testament ay dumating sa pamamagitan daw po sa verse 17, ang sabi po ni John, the law came by Moses, pero ang grasya at ang katotohanan ay dumating daw po sa pamamagitan, nino? Ng Panginoong Jesucristo. So, who is the Word of God? So, it's very clear that the Word of God, number one, He came from the beginning, nandun na siya ng simula pa, ng sa pasimula. Number two, ang sabi, kasama na siya ng Diyos ng simula't simula pa man. Number three, ano raw po siya? Siya po ay Diyos. Wow, what a good thing. What a good thing to know and understand that Jesus was not just man, but we believe, this ministry believe, that Jesus became flesh, but He's not just man, we believe also in His deity. We also believe that He is God coming to the flesh. Amen? So, si Jesus daw po ay Diyos at si Jesus ay nagkatawang tao. Glory to God. Amen? So, the Word of God is God Himself. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews chapter 1. Ang sabi ng Hebrews chapter 1, if you would like to go there, you go to verse 1. Ang sabi ng writer ng Hebrews, ang sabi sa verse 1, ang sabi, in the old times, ang sabi po ron, ay God speak to our fathers by different or diverse manners and by the prophets. So, ang sabi ng writer ng Hebrews, nung unang panahon daw po, ang Diyos ay nangungusap sa kanilang mga ninuno. Amen? The writer of Hebrews is referring to his ancestor. He's a Jew. Amen? So, yung mga naunang mga ama sa pananampalataya. So, paano raw nagsasalita ang Diyos? He's dealing about the dispensation of time, how God talks, how God communicates with people. So, nung unang panahon sa mga Old Testament time, God uses diverse manner. So, when Moses, let me just explain so that you'd understand. Ano po yung ibig sabihin ng diverse manners? Amen? Na binanggit po sa Hebrews 1. Now, Moses experienced God. Moses heard God. Moses talked with God using a burning bush. Isn't it correct? Amen? So, nung makausap po ng Diyos si Moses at nang unang marinig ni Moses ang tinig ng Diyos, ang ginamit po ng Diyos para maunawaan at marinig ni Moses ang Diyos is a burning bush. So, that is what we call diverse manners. Amen? And aside from that, let me add another example. In the Old Testament, there is a man named in the Old Testament na nakaranas naman po ng isang si Balaam. His name is Balaam in the Old Testament. Nang maranasan po niya ang makausap ang Diyos, God uses a donkey. Amen? So, kinausap po ng Diyos si Balaam by a donkey. God uses the donkey to speak to him His word. Amen?
So that is that's what we call in diverse manner. In some cases, God sent an angel. Amen? Nagpapadala po ang Diyos ng anghel sa lumang tipan to send His word. Amen? Remember, it's also, by the way, so it's New Testament, but bago po yung death and resurrection of Jesus, dahil this is considered also part of before the cross incident, how Mary understood the revelation that God will about to use her. Amen? Kung paano po naintindihan ni Maria na siya po ay gagamitin ng Diyos to be a vessel, to be a channel so that the Savior of the world will come to this human generation and human world. Amen? Para dumating po dito sa ating daigdig. Paano po pinarating ng Diyos ang mensahe ng Diyos kay Maria? He uses angel. Amen? He uses angel and said, and gave the word to an angel and said, "Blessed are you among women." Amen? So pinadalhan po ng Diyos ang mensahe si Maria using an angel. Amen? And also, going back to the Old Testament, how did God send a message to the nephew of Abraham by the person of Lot? Amen? Kung paano po pinadala ng Diyos kay Lot ang mensahe, what he's about to do, kung paano po niya, kung anong kanyang gagawin sa during his time sa Sodom at Gomorrah that is full of wickedness and sin. Ano po yung bayan na yon? Sisirain na ng Diyos. God sent an angel. So that is what we call diverse manners. Amen? And another thing na binanggit po sa Hebrews chapter 1, he said, and also by the prophet. So that's a little bit forward sa panahon po nila David. Amen? Nandun po yung mga ebidensya that God speak to the people of God in the old times by prophets. Amen? Remember, David cannot hear directly from God. So the only way that David can hear God's word, God will always send the prophet to him. Amen? And there was an instance in the life of David, may instance po sa panahon ni David, na meron po siyang ginawa, and it's one of the mistakes of David during his leadership time. Amen? Nang kanya pong ipapatay ang asawa ni Bathsheba. Amen? At kanya po itong kinuha to be his wife. Amen? Pero hindi po niya alintana na yung kanya pong plinano na pagpapatay. Ano po? Pagpapatay doon sa kanya pong mapapangasawang yun si Bathsheba, because in the law of God, sa batas po ng Diyos, adultery is always a sin. Amen? Ang adultery po ay isang kasalanan. At ang adultery po, sabi kasi po ng Diyos, a man is not yet free to marry anybody as long as he's still married. Amen? So if a man decided to marry with his obligation, meron pa siyang obligation, say kasal pa rin, then that man or a woman is falling into the sin called adultery. So David made the mistake, and not only David was guilty of an adultery, he's also guilty of murder. Amen? Dahil pinatpatay po niya yung asawa ni Bathsheba para po maging legal yung kanya pong pakikipag-asawa kay Bathsheba. At yung pong pangyayari yon was made by David alone. Amen? Wala po siyang pinagsabihan yung kanya pong plano. Yung pong pagpaplanong yun ay ginawa niya lamang sa kanya sarili. The only thing that knew that plan was David and himself. Pero ang hindi alam po ni David that there is another third person that knew what he has done. And who is that one? That is God. Amen? Ang Diyos po ay alam niya lahat na nangyayari sa buhay po ng tao. Remember, you can hide from man, but you cannot hide from God. Pwede ka po magtago sa Diyos, pero hindi mo po pwede mapaglihiman ng Diyos. That's why God is always looking at your hearts. Amen? Hindi po po pwede madaya ang Diyos sa iyong mga outward or external actions, because external actions is not how God weighs us. Amen? God always weighs us based upon the motives of our heart. Tinitingnan po lagi ng Diyos yung motibo kung bakit po natin ginagawa ang isang bagay. He's not after, he's just not looking for how we do it on the outward, but he's looking on how we do it on our hearts. Amen? So yan po ang Diyos. Kaya sabi po sa Hebrews chapter 1, He speaks in the old times by diverse manners, and He speaks in our time, in all times, by the prophets, but in our time, sabi, but in the last days, He speak to us through His Son. And that Son, ang sabi po ng Bible, the heir, amen? The heir, ang sabi po ng
Hebrews chapter 1 verse 2, binigyan po doon ng tinatawag na description para hindi po tayo maligaw at magamit po at ma-abuse yung talatang yan na may mag-claim na siya po yung son na tinutukoy, pero may binanggit po dyan palatandaan not just a son na pwede magsabi sa ating panahon na yan yung verse 2, ako yan, kaya dapat sa akin kayo makinig. No, no, the son that is being mentioned here in Hebrews chapter 1 verse 2 is none other than Jesus himself. Dahil sabi po ng verse 2, whom he had appointed heir of all things, and by whom also he made the worlds. Amen? So yung dalawa pong pagtukoy, para po maunawa natin kung sino yung tinutukoy dyan sa verse 2, sabi heir, tagapagmana ng lahat ng bagay. Amen? At ang pangalawa, sabi po, ay ginawa ang niya ang lahat, ang mundo para sa kanya. So ang sabi, tagapagmana ng lahat ng bagay. Remember, tayo po ay hindi tagapagmana. We are just co-heirs. Amen? When you say co-heirs, tayo po ay naging nakasama nung tagapagmana. It's like co-heirs is like a Bible bank term. Amen? A joint account. A joint heirs. Amen? That's another term. Amen? Joint heirs. Meaning to say, if you open a bank account, there's a main account holder, pero dahil gusto mo isama yung iyong asawa o yung iyong kapatid o kung sino man ang tawag po doon ay joint account. Amen? But the main account name will be always the main person who applied. Amen? So yung lahat ng mga lalabas sa kasunod are just joint persons sa joint account. Amen? So that's the same thing. Amen? The main, ang unang-una pong tagapagmana is Jesus himself, but when we receive his lordship in our lives and when we believe and put our faith and trust in his finished works on the cross, and if we believe in his death and his resurrection, then we became joint heirs with the Son. Amen. So, kaya nga po, Diyos ay nagsasalita sa ating panahon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. That's why the Word of God in our time is so relevant, because in order for us to hear the Word of God is through His Word. Kaya nga, sabi nung iba, when I say the words, I heard God said to me this thing. Sabi nung, really, do you hear God? Paano, totoo, napakinggan mo ang Diyos? And, It looks like to some, lagi pong it's a big deal pag sabing narinig ang Diyos. And kaya pag tinatanong ko minsan, when I talk back to them, are you a Christian? And when they say yes, about you, hindi ba napapakinggan ng Diyos? Sabi nyo, hindi ko narinig ang Diyos. Isa lang po ang ibig sabihin, kaya hindi narinig ng Diyos ang isang mananampalataya ang Diyos. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen? Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So when you read the Word of God, you're hearing God's Word speaking to you. When you hear the Word of God being preached, you are hearing God speaking directly to you. Amen? So that's how it is. Kaya balikan po natin yung Matthew chapter 8. So ang sabi po dito ni Matthew sa kanyang account, Jesus was coming down from the mountain. At ang pagbaba po ng Panginoong Jesus sa bundok, ang sabi niya, there was multitudes that followed Jesus. May mga napakarami raw po na tao na sumunod at sinundan ang Panginoong Jesucristo nung panahon yon. Pero sabi sa talatang 2 ng Mateo 8, ang sabi ng Matthew chapter 8 verse 2, ang sabi po rito, and behold, ang sabi ni John, there came a leper. John took notice of this. Imagine, napakarami po ng mga taong sumunod kay Jesus, pero napansin po ni John yung isang lalaki na meron pong sakit na leprosy, because he said a leper, just a one man. At yung pong lalaking ito, yung pong taong ito ay meron pong sakit na leprosy. Now, leprosy is a sickness. Meron po ako isang napanood a few weeks ago. It's a movie called The Kingdom of Heaven. And that was the title of the film. At ang bida po rito was the man named Orlando Bloom. Pero meron po isang co-star. And the co-star is William Nielsen, if I remember it right. Ito po yung lalaki na may pelikula sa panahon natin ngayon na yung mga Taken. It's a series. Taken 1, Taken 2, Taken 3. But anyway, it's not important. So, yung pong pelikula na The Kingdom of Heaven, it's almost a true story, because this film is based on historically what happened to Jerusalem. Amen. So kasi doon po sa pelikula ay Jerusalem was operated and being ruled by the
by the Romans. Amen. It was being ruled now by the Crusaders. That's what it is. Amen. So napasok na po nila ito. Sila na nagpapatakbo ng Jerusalem. And there's now a mixture of people inside Jerusalem. The walls, ano po, of Jerusalem during those time. At meron po doon isang hari, at historically yan, hindi po totoo kasi based on the prophetic word from God during the Old Testament, isama ko na rin po ito sa ating lesson. This is a bonus of our lesson for today. Sa panahon po ni Jeremiah and Ezekiel, God gave a word through a prophetic message. Amen? Ang sabi niya sa bayan ng Israel, that if you would not change your life, kung hindi nyo babaguhin ang iyong mga buhay at hindi nyo iaayos yan, ang sabi ng Diyos, ay mawawala kayo sa inyong lupain and people will trample. Amen? Papasukin nila ang bayan ng Jerusalem and you will be removed. Amen? Maalis mo kayo dyan. And you know what? Kaya po ako tuwan-tuwa pag binabasa ko po ito because you know what it sends me today? It sends to what, you know what is the message that is being sent into my understanding and heart today? Dahil yung pong sinabi ng Diyos ay nangyari. So ano po ang ibig ko sabihin? Doon po lalong tumatatag ang aking pananalig na pag sinabi ng Diyos, kanyang ginagawa. Amen? Amen? Kaya po, ang Diyos ay maaasahan talaga sa kanyang mga salita at kanyang pangako. Kaya po, natuklasan ko sa Biblia na ang Diyos po, pag siya'y nagsalita at nangako, wala po tayo ibang dapat gawin kundi ang manalig at magtiwala. Don't you ever think that God needs your help in order for Him to do what He said. Don't you ever think that. Huwag po nating iisipin na kailangan ng Diyos ang tulong natin para niya gawin ang kanyang ipinangako sa ating pong buhay. Let us learn from the lesson of Abraham and Sarah in the Old Testament. Nangako po ang Diyos kay Abraham at kay Sarah that Abraham will be a father of many nations and Sarah would be the woman that Abraham would have a son with that God had promised to him. Pero si Sarah po kasi ay tumanda na at sabi niya, oh no, I think, aside from that, meron po siyang knowledge na siya po ay merong incapacity, siya po ay baog, siya po hindi pwedeng mag-produce ng bata. And sabi niya, I don't think God will do this to me, so Abraham, let's help God. That's not the exact word, but based upon the action, yun po ang ibig sabihin ng ginawa ni Sarah. She helped God. Amen? Kaya sabi niya, Abraham, I have a servant lady here. Meron akong liping babae rito, anakan mo, and that was Hagar. Amen? And sabi niya, anakan mo ito, it could be that this would be the thing that God is saying to us na magkakaroon ka na anak. Kaya si Abraham was an obedient husband to his wife. Amen? So, sinunod po ni Abraham ang kanyang asawa. So, again, there's a lesson. Amen? Which would you choose? Amen? Ano yung pipiliin? Tinig ng Diyos o tinig ng iyong asawa? Choose one. Amen? So, Abraham chose to listen to the voice of his wife instead of believing and trusting to the voice of God. Amen? I'm not saying that it's not good to listen to your wife. That's not my point here. Amen? Pero if God said something to you, then ang aking pong punto, wag mo pong hayaan that opinions and suggestions of others. Kung nakausap ka na ng Diyos, wag mong papahintulutan ang mga salita ng iba na i-dominate ka. Amen? Just stick to what God said to you. That's what I learned from that story. Amen? Stick what God said to you. Amen? Stick what God had said to you. Yun lamang po ang iyong tuluyan. Yun lamang po ang iyong tayuan. Amen? Dahil napakahalaga po na pagtiwalaan ang salita ng Diyos. So anyway, if you know the story, ano po nangyari? Nagkaanak po si Abraham kay Hagar. And then ended up na hindi po yun yung plano ng Diyos. Amen? To cut this long story short, instead of Abraham is producing a blessing, nagipong sakit ng ulo nung lumabas si Hagar. Amen? So, yun po yung nangyari. So, ano po ang dapat natin gawin? Ano po yung lesson na pwede natin i-take home doon sa lesson na ito na ating naririnig? Let us always trust God. Amen? Pag sinabi po ng Diyos that He already healed you, believe. Just receive, I receive it. Amen? Sabi mo, amen, I receive that I am healed. By His stripes, I am healed. Amen? Pag sinabi ng Diyos, He will provide for all your needs because He said in His word that He is your shepherd and you shall not want.
and He will provide for all your needs. So ang atin lamang pong dapat gawin, we believe, amen, we say yes to the promises of God, be it done according to your word, amen. So yun lamang po ang trabaho na, let's learn from Mary's word, attitude, nung marinig po niya salita ng Diyos. At first, ang sabi niya, parang imposible, pero nung nakonbinsi siya salita ng Diyos, ano po, through the angel, ano sabi ni Mary, be it done unto me according to your words, amen. So that's the right attitude in hearing God's word, amen. Huwag na po nating isipin kung paano mangyayari. Amen? Ang kailangan po natin gawin ay panaligan, paniwalaan na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. So going back, sinabi ng Diyos sa Israel, mawawala kayo sa inyong bayan. Nangyari po yun, nawala sila. At ang nangyari po sa kanila ay napasok sila na iba'y bandahi. At doon po sa pelikula rin yun na aking pinanunood sa Kingdom of Heaven, ay nagkaroon po ng gera, nagkaroon ng digmaan. At na-involve din po ang mga Turks, amen? Na-involve po ang mga Muslim, amen? At yun po ang history kung bakit nung inatake po ng mga Muslim ang Israel, napasok po nila ang Jerusalem. And if you would understand bakit po may Dome of the Rock in the middle of Jerusalem, it's because based upon the history, nakapasok po doon ang mga Turks, ang mga Muslim, ano po, I think the name, the leader of the Muslim was Sanhedrin or Senac, anyway, I forgot the name of the man, amen. So yun po yung nangyari, na pasok po nila yung lugar, pero ang dahilan, sabi ng Diyos, because you're stiff neck, you're hard-headed, sabi niya sa mga Jew, aalisin ko kayo dyan. Pero sabi rin ng Lord, sabi ng Diyos, but time will come when you get back to me. Pag binalikan niyo ako at nagbago ang inyong mga puso at isipan, I will bring back Jerusalem to you. At kaya nga sabi ng Diyos, can a nation be born in one day? Amen? So, ginawa po ba ng Diyos ang kanyang salita? I believe yes. 1954, if I'm correct. Ano po? Ibinalik ng Diyos ang Jerusalem sa Israel. Amen? Kaya nabalik po ang mga Jews sa kanilang bayan. Amen? At ibinalik po ito in a supernatural way, sa paraan ng Diyos. Ginawa po niya ito sa mahimalang paraan. Nabalik po ang Israel sa kanilang lupain. Kaya nga po, isa po ito sa isang ginagamit ko lagi na paninindigan at pananampalataya. God is always true to His word. He never misses His word. He always come right on time, and He is a God that never tell lies. Amen? Totoo po ang Diyos. Hindi po siya nagsisinungaling. Pag sinabi po niya, He meant it. Amen? Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Well, going back to that movie, yung pong hari doon sa pelikula lang yon ay may sakit na leprosy. Amen? And he was a leper. At medyo nagkaroon ako lalo ng understanding about this sickness. Ano po na yun ang kanyang kinamatay eh. Pero meron po siyang mask, balot po siya ng mga gasa, ng tela, ang kanyang buong katawan kasi hindi po siya pwedeng kumamay sa mga tao dahil na nasisira ang kanyang katawan eh. Unti-unting na babakbak, nabubukbuk, naagnas ang kanyang katawan because of the sickness of the leprosy. So ang leprosy po is a sickness that targets the flesh. Ano po yung laman? Amen? At isang araw, ang sabi po rito sa verse 2, lumapit po ang isang leper kay Jesus. And look at this, ang sabi ng verse 2, Matthew 8. He worshiped Him. Amen? You have to pay attention of that. Ang sabi po, sinamba niya ang Panginoon. Amen? And not only he worshiped Him, and ang sabi, he also called Jesus as Lord. Amen? So, in our previous lesson, ang sabi ko po sa inyo, I believe that si Jesus po ay maraming sakit na pinagaling, pero hindi po lahat siya na pinahintulutan ng matala. And it's also in the Gospel of St. John. Amen? Pero ang akin pong naging fascination, ano po, at interest dito is, why is it na sa napakaraming sakit, this sickness of leprosy, and a man with a leper was being mentioned here in the Gospel? I believe there must be something here. Amen? So, tingnan po natin. So, dito po sa pagkakataong ito, sabi po rito sa verse 2, sabi the man with the leprosy, ang sabi rito ay, he worshiped Jesus, and not only he worshiped Jesus, he also said and called Jesus as Lord. Well, during those times, sa panahon po ni Jesus, amen, hindi po siya widely accepted ng mga naroroon. Amen? Hindi po siya ganun kaagad tanggap. Pero the mere fact na sinamba po siya nitong lalaking ito na may leprosy, at tinawag siyang Lord, I think something, and I believe, something supernaturally happened to the life of this man. But most of the time, whenever we read this, and some of the pastors and preachers preach this topic sa Matthew chapter 8,
I'm not saying they're wrong. Amen. Don't get me wrong. I'm not saying that I'm better and I'm good than them. Amen. Huwag niyo po sanang maipagkamali na sinasabi ko mas magaling ako sa mga unang nangaral. No, I'm not saying that. Pero kadalasan po kasi ng aking naririnig pag pinangaral yung Matthew 8, it's always highlighted. The highlight is the miracle. Amen. That Jesus had done sa buhay po nung lalaki na may leprosy. But one day as I was studying the Word of God, God showed me a deeper message about what's going on in Matthew 8. Again, you heard me say, God showed me. Because as a pastor, pero hindi ko po sinasabing ito po yung new revelation. I don't think so. This is not new. I believe many pastors and preachers aside from me knew this. Amen? And older than me. Amen? Alam po ito. Kaya hindi po tama na sabihin ko, this is a brand new revelation. No, there's no such thing as a brand new revelation. Amen? But this is a personal revelation. Bakit po? Kasi ako po sinabing personal because there are some preaching as a pastor na may mga preaching na ginagawa mga pastor, kinopya sa libro, na pakinggan sa mga ibang nagtuturo. But there are times that God will show you a personal revelation, amen, about His Word, na hindi mo ito nabasa, hindi mo ito napakinggan sa iba, but there you go, boom, you see some revelation coming out from the Word. So, one time as I was studying, as if the Lord speaking to me, there's something there aside from the miracle and I want you to see it. So, tingnan po natin sa Old Testament, dahil in the Old Testament, nabanggit na rin po itong tinatawag na leprosy, and there's such thing about how to handle the sickness of leprosy when a man experienced this in his life. Now let's go to Leviticus chapter 13. Samahan niyo po ako mga kapatid sa Leviticus chapter 13 sa oras na ito. Samahan niyo po ako doon. Leviticus 13, let's go to verse 43 now. Leviticus chapter 13, let's travel to the Old Testament. Leviticus 13, chapter 13, amen. So samahan niyo po ako dito sa chapter 13. Pero bago po tayo tumuloy do sa ilang mga talata, let me just first prepare your hearts and understanding here, amen. So let's start in verse 1. Samahan niyo po ako sandali sa verse 1. Ang sabi po ng verse 1 ng Leviticus chapter 13, "And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab or bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy, then he shall be brought unto Aaron the priest or unto one of his sons the priest." So, what is the subject here? The subject here, God is talking to Moses, and not just Moses, and with Aaron. Alam niyo po, meron pa po akong gustong ipakita sa inyo. Go to Leviticus chapter 12 because during this time, in this point in time sa Leviticus, nagbibigay po ang Diyos ng mga instruction kay Moses here. But it really caught my attention dahil if you go to Leviticus 12, ang sabi po ng verse 1, "And the Lord spoke unto Moses," verse 2, "Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed and born a man-child, then she shall be unclean 7 days according to the days of the separation, for her infirmity shall be unclean." So, pansinin niyo po sa verse 2, this is not about leprosy, but this is about a woman na siya po ay nagkaroon ng anak. Ano po, pero yung kanya po tinutukoy dito ay after that, sabi, for a certain period of time, she would be unclean. Amen? So, ang nice ko pong i-highlight dito sa ating pong pag-aaral sa pagkakataon na ito ay yung verse 1 na sabi, when God said this thing, the only thing that God is talking to here is with Moses, right? Sabi ng verse 1, God spoke unto Moses. But in chapter 13, ang sabi ng verse 1, "And the Lord spoke unto Moses, but not Moses alone, but he was joined by Aaron." Amen? By Aaron here in verse 1, Leviticus 13. And look again in chapter 14, let me just prepare your understanding here. Go to verse 1 in chapter 14. Amen. So we have 3 chapters. Amen. We have Leviticus chapter 12. We have Leviticus chapter 13. And this time we are in Leviticus chapter 14. So watch this. And sabi po ng verse 14, "And the Lord spake unto Moses." Amen. So ano po sabi dito sa verse 1? "And the Lord spake unto Moses." So sino na lang po ang kausap rito? It's Moses only. Amen. Pero dito po sa verse 1, chapter 14, pinasama po ng Diyos dito, chapter 13, sorry. Kasama po
kausap rito ng Diyos ang lalaking, ang pangalan ay sino? Si Aaron. So the subject here and the topic of God and Moses and Aaron is about how to handle and how to deal with the people, with the sickness of leprosy. Ang sabi ng verse 2, ang sabi ng talatang 2 ng Leviticus 13, pag ang isang tao daw po ay merong sign, there is a sign na magbibigay ng hint na ang tao ay may sakit na leprosy because it would be evident on the flesh. Amen? Ito po ay makikita at malalantad saan? Sa kanyang pong laman, sa kanyang balat. So, it's a sickness of the flesh. Amen? Now, ang sabi rito sa verse 3, and the priest shall look on the plague in the skin of the flesh. And when the hair in the plague is turned white and the plague inside be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy. And the priest shall look on him and pronounce him unclean. Amen? So, pagka daw po nagpakita yung palatandaan, yung mga sintomas, amen, ng sakit na ito, dadalhin daw ito, saan daw ito dadalhin? You know, it's a little bit weird nung binabasa ko po ito. Dahil pag daw po may ganitong mga sintomas, dapat daw po dalhin itong taong ito na may nagpapakita ng senyales ng sakit ng leprosy, saan daw po dadalhin? Sa pari. One time, I was asking the Lord, sabi ko, Lord, I think something is wrong with you. Bakit sa pari dadalhin ang may sakit na ketong? Amen? Could you imagine that? If I'm a priest, amen, during those times, I would ask the Lord, Lord, why? Amen? Hindi po ba dapat po dalhin sa isa doktor? Amen? Amen? Hindi po ba dapat siya dalhin sa doktor? But there's something here. Amen? I want you to pay attention. Amen? There is something here kung bakit pinadala ng Diyos, pinapupunta ng Diyos ang may sakit na ketong sa saserdote, sa pari. Amen? And then the priest was given by God, watch this, the power, amen, to pronounce him unclean. Amen? So siya po magdideklara na ang taong may sakit at may ketong ay marumi. So during their time, the sickness of leprosy, a person with that sickness of leprosy, a leper, is considered as what? The Bible said, unclean. Amen? Now, so, siya po ay isa-separate. Ilalayo po siya. Ilalabas po siya. Kaya nga, there's an instant in the Book of Kings. Ano po? I believe it's in 2 Kings, sa panahon na po ito ni Elisha. Ano po? Meron po doon isang tagpo na yung mga leper nasa labas ng bakod. Nasa bakod ng kinatatayuan, nasa labas. At nabubuhay lamang po sila dahil according to the law, hindi po sila pwedeng ma-join sa mga walang sakit eh. Because they are considered as unclean. So, para po sila mabuhay, nasa labas sila ng bakod, binabatuhan lamang sila ng pagkain ng mga nasa loob ng bakod. Eh, may famine po. May tagutom noong panahon na yon na na-hit doon sa lugar. Eh, wala na rin po makain yung mga tao sa loob ng bakod. Kaya sabi ng Biblia, ay ultimo dumi ng hayop, binabebenta na para pagkain ng tao. Amen? Ganun na kahirap. But meron po mga may ketong sa labas, nag-usap-usap sila. Sabi nila, wala nang pagkain na. May kahirapan kasi na nangyayari. Sabi nung isa, kung tayo ay mananatili lamang dito, mamamatay tayo. Wala na nagbibigay ng pagkain eh. Pero, kung hindi tayo kikilos, mamamatay tayo. Ngayon, doon sa loob ng bayan, wala naman din pagkain, pero meron doon tayong kaharap na bayan, yung po yung Syrian. Pero kung tayo pupunta doon, may pagkain doon tsak, pero papatayin din tayo. Pero parang ganito naging conclusion, mas mabuti nang mamatay na may ginawa kaysa namatay na nakatunga nga. Amen? So, ibig po sabihin, mas maganda nang namatay ka na may ginawa ka kaysa naman po ikaw ay namatay na nakatirik ang mata dahil wala kang ginawa. Amen? So, ang ginawa po nitong mga leper ay pumunta po sila doon sa lugar, teritoryo ng mga Syrian. Pero nung sila po'y humakbang, ang Diyos pala'y kumilos nung gabing yon. Nakapinarinig ng Diyos sa mga yabag ng napakaraming parang mga kabayo na palapit ng palapit sa kanilang kampo. At ang akala po ng mga Syrian nung panahong yon ay palusob sa kanila ang bayan ng Israel at natakot sila, nag-alisa sila sa kanilang pagkatakot, natakot po sila at naiwan nila ang lahat ng kanilang ari-ari, ang pagkain at lahat, at wala po silang nadala. At pagpasok po ng mga mayketong, nagulat sila, wala ng tao doon sa lugar. Kaya tuwan-tuwa po sila, nakakain sila. Well, para hindi po tayo magtagal, unawain po natin ang mga may ketong nakahiwalay. And in Leviticus chapter 13, that's what I'm trying to bring out. Amen? Para hindi tayo masyadong ma-divert palayo. So balikan po natin yung ating subject. Ang may ketong po is declared according to the law as unclean. Amen? Ayon sa batas, ayon sa sinabi ng Diyos kay Moses, itong mga may ketong will always be declared unclean. But look at verse 43.
Samahan niyo po ako sa talatang 43. Ano po? Samahan niyo po ako sa chapter 43. Ano po? Verse 43. Anyway, it's almost the same. So, for lack of time, iwan na po natin yung verse 43. Kasi, sabi sa verse 43, it's almost the same. Parang inulit lang naman po yung verse 1. Kasi sabi, the priest shall look upon it and behold, if the rising of the sore, nandun din po yung ketong, yung sign, sabi sa verse 44, he's a leprous man. Then the priest will continue to say, he's unclean. The priest shall pronounce him utterly unclean and clean. Amen. Anyway, so let's leave that. Now, let's go to Leviticus 14. Now again, the Lord spoke unto Moses, saying, verse 2, this shall be the law. So meaning to say, God has set up a law for the leper. Amen? In the day of his cleansing, he shall be brought unto the priest. So ibig sabihin, kung say, panahon, nililinis na, gumagaling na, dadalin muli sa saan? Sa pari. And the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look. Sino ulit ang titingin? Pari na naman. And behold, if the plague of leprosy is healed, be healed in the leper, then shall the priest shall took for him that is to be cleansed, two birds, alive, clean and clear, said the word, scarlet, so on and so forth. Amen? Pero pansinin po natin dito, sino po ang magdi-declare pa rin sa kanila na clean? And ang sabi po ng verse 7, watch verse 7, ang sabi ng talatang pito, and he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy 7 times, shall pronounce him clean, and let the living bird loose into the open field. Amen? So, the priest again will declare, kung siya po ay gumagaling na, sino po ang magdi-declare na siya po ay magaling na? Ang saserdote pa rin. Now, let's connect this to Matthew. Tingnan po natin yung Matthew chapter 8. So, watch this. What's happening here? So, meron pong lumapit kay Jesus, watch this now, na may ketong. Now, watch this. According to the law, the leper will only come to the priest because that's the law. Nakita po natin yun sa Leviticus, right? Pero during this time, the leper came to Jesus. Amen? But Jesus never rebuked him by coming to him. You know why? Because Jesus also is fulfilling the duty and the role of a priest. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kaya lumapit po kay Jesus itong may ketong. At nung pong nangyari, ano po nangyari? When he came to Jesus, he's still with leprosy. Tama po ba? Nasa kanya pa rin yung sakit ng leprosy. But ang sabi po ng Biblia, I want you to pay attention in verse 2. Nung lumapit yung sabi, behold, there came a leper. Amen. Nasa kanya pa rin yung sakit. Ano pong kanyang ginawa? He worshiped him. Sinamba po niya ang Panginoon. And not just he worshiped him, he also called Jesus as what? Lord. Amen? So meaning to say, dala pa rin niya yung sakit. Dala pa rin niya yung karamdaman. Pero sinamba na niya ang Panginoon at kanyang tinawag na Panginoon. Amen? Amen. At ang tanong sa sabi niya rito, Panginoon, kalooban mo po ba na ako'y maging malinis? He's not asking for healing. What's the word? Also, the word plays a very important role here in order for revelation to come up. Ang sabi po, if thou wilt, you can make me clean. Hindi po sinabing, you can make me heal. Why? Because according to the law, leprosy is unclean. E ang sabi niya, I want you to clean me. There's a message here. Amen. Pansinin niyo po ito. Now, sabi sa verse 3, amen, after he worshiped Jesus and acknowledged that Jesus is Lord, sabi ng verse 3, and now Jesus put forth his hand, amen, Jesus put forth his hand. Ano sabi kanina sa Leviticus? Leviticus 14, during the process of a leprous man, ano po ang gagawin? On the time of his cleansing, meron pong sinabi rong gagawin. Ano po? Hindi ko na lang po i-expound. But you can read it. Ang sabi po, meron gagawin ba sa proseso ng kanyang galagalingan. May ibon na binanggit doon. May pag-sprinkle ng dugo. Do you know what happened? Amen? At pagka po nagawa na yung mga ritual of sprinkling of blood and killing of the animals, ano po magsasabi? Saka pa lamang po ipopronounce. Amen? Saka pa lamang po ipapahayag ng saserdote sa Leviticus na ang isang may sakit na ketong is what?
clean. Amen. Now, what happens here is this. Amen. Because everything in the Old Testament speaks about Jesus. Remember, ang sabi po ng Luke 24, nang makausap po ni Jesus ang kanyang mga alagad before the resurrection. Ang sabi ni Jesus that everything that happens in the Old Testament, the book of Psalms, the book of the prophets, and according to the generation of Moses, ano sabi ni Jesus? It talks about me. Ang tinutukoy ng nangyayari sa lumang tipan, sino po ang lahat ng mensahe? Sa po yung naroroon. Amen? Ibig po sabihin that the Old Testament is the shadow of good things to come. Kaya hindi mo ma-appreciate ang Panginoong Jesus because you have no idea what's going on in the Old Testament. The Old Testament speaks and talks about Jesus himself. Amen? Kaya pansinin po natin, ang sabi po rito sa talatang ito, nung matapos po niyang sambahin at tanggapin si Jesus as Lord, I believe that what happened now to this man who has a sickness of leprosy, dumaan po sa doon sa proseso sa Leviticus, the killing of the animal, killing of the bird, sprinkling of the blood. Because by accepting Jesus, by believing in Jesus, you receive the forgiveness and the cleansing from your sin. Kaya pansinin po natin yung nangyari dito sa lalaking ito na lumapit kay Jesus. At nung mangyari po ito, sabi niya, Will thou make me clean? And ang sabi ni Jesus, Jesus put forth his hand and touched him and saying, what did Jesus said to the man with leprosy? And sabi niya, I will, amen? I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. So what is the message here? That Jesus is the one who can cleanse us. Did you get that? Jesus is the one who can cleanse us. And he was the one that was being foretold in the Old Testament. The priest, he will play the priest that will have the authority, the power to declare cleanse. Amen? Wow! Kaya si Jesus lamang po ang sang may kapangyarihan na tayo po ay palayain, linisin, at hugasan. Kaya nga po, tandaan natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng kanyang salita sa Word of God, ang sabi, He who the Son set free is free indeed. Kaya pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay na iyong Diyos, Panginoon na tagapagligtas, you are cleansed, my friends. You are washed. You are white as snow. Amen? Everything about you has been removed by the Lord Jesus Christ because everything was covered by the blood of the Lamb. Kaya nga sabi ni Pablo sa Corinto, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Hallelujah. Behold, all things became new. So Jesus is the only one that can cleanse you. Jesus is the only one that can forgive you from all your sins. Amen. Kaya pag tinanggap mo ang paghahari ng Panginoong Jesucristo, so once you receive and believe in the finished works of Jesus, you are cleansed. You are removed from curse. Therefore, if you are removed from curse, the blessing of Abraham goes to your life. The blessing of the Lord comes to your life. Why? Because you are now joint heirs with the Son. Glory to God. Kaya sabi ng Biblia, we are more than a conqueror in Christ. Because now, from unclean, we become clean. And now we can join the family of God. The blessings of the family of God, we can now partake. We can now enjoy all the benefits of a child of God. We can enjoy the benefits of a son of God. Amen. And the benefit of a child of God is healing, health, wealth, prosperity, joy, peace in the Holy Ghost. Glory to God. Amen. Kaya karapatan po natin na tayo ay makaranas ng kagalingan. Karapatan po natin na makaranas ng kalayaan sa kahirapan at kakapusan. Because that is part of the benefits of a child of God. We are redeemed from the curse of the law. We are redeemed from the curse of sickness and disease. It was done away with by the cross, by the death of the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Kaya child of God, I want you to know that he who the Son set free is free indeed. You are forgiven, you are cleansed, and you have the right to be healed and to be blessed. Pinatawad ka ng Diyos. Karapatan mong maging maligaya, karapatan mong maging matagumpay, at karapatan mong gumaling sa iyong sakit at karamdaman. Oh, glory to God. And that is the revelation that is embedded here in the story na nangyari po sa Panginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 8, it's not just about the healing. I believe it's a miracle.
But more than a miracle, ang gusto ipakita rito ng mensaheng ito na natala sa Gospel of Matthew, because there's a message that being sent to us, that Jesus is the only one that can make you and I clean. Without Jesus, we can never be declared clean. It is Jesus, it is Jesus, it is Jesus who cleanses us. And it is Jesus who brought us back from darkness to light. Siya po ang dahilan kung bakit po tayo naibalik sa isang napakaganda at napakamabiyayang buhay. Kaya kapatid, narinig mo ang mensahe, narinig mo ang pangaral ng salita ng Diyos. Jesus has the power to heal you if you would receive Him. At ako po'y naniniwala that after the preaching of the Word, if the Word of God is received in faith and believing, miracles will confirm the Word of God. Kaya kung gusto mo pong tanggapin ang Panginoong Jesus, and I command you to receive Him because you need Him, sabihin mo po at sabayan ako sa panalangin ito, sabihin mo, Panginoon, narinig ko po ang iyong salita. Jesus, I call you Lord. I call you God. I receive you as my Savior today. Inaanyayahan kita, Jesus, sa aking puso. Simula sa araw na ito, pagharian mo ako. Tinatanggap kita na Panginoon, Hari Tagapagligtas. Sa pangalan mo, ako'y nagtitiwala. In Jesus' name, Amen. Well, welcome to the family of God. And if you have received Jesus in your Lord, I speak healing into your life. I release the mantle and the power of healing into your life. I receive the mantle and the anointing and the power of wealth and health and prosperity into your life and peace to your family. Jesus' name, receive it, receive it, receive it. In Jesus' name, Amen. So purihin po ang Panginoon, napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Salamat po at binigyan tayo ng Diyos muli ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang salita. Now, if you still have your prayer request, kung meron pa rin po kayong mga prayer requests, I encourage you to send your prayer request sa 0922-820-9866. So, ulitin ko po, 0922-820-9866. At kung kayo po ay napagpala and may testimony kayo sa inyong karanasan as you listen to this broadcast today, please do send your testimony sa 0922-820-9866. Again, kulang po ang ating isang oras, and I desire that I could continue to bring the gospel, the word of God to you in a daily basis, in a mas mahabang oras at panahon. But, you know, we need your help. Amen. Kung kayo po'y napapagpala ng ministeryong ito, if you feel that this ministry is a blessing to you, I challenge you. The gospel is free, but I thank God for the partners. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa mga sumusuporta financially sa gawain ito. You are great, and I declare that God would continue to bless you. You know who you are. Kilala niyo po kung sino-sino kayo na nagiging katuwang why this gospel broadcast is possible today. Because you are faithfully obeying the leading of God through your finances. Ngunit kung kayo po ay bago lamang na nakikinig at napagpala kayo ng ministeryong ito, at gusto niyo po maging kabahagi para magtuloy-tuloy at matugunan at mapahaba pa at maparami pa ang mga paraan para mapangaral ang salita ng Diyos, you can be a partner today by your financial partnership. Amen. This ministry believes that your tithes belong to your local church. Amen. Amen. Don't tithes here. You pay your tithes to your local church. But if you would consider this as a mission, as a ministry, Amen. You can send your offering. Amen. So ang ating pong account ay BPI Carmona Branch. So ulitin ko po, BPI Carmona Branch. Account name is under my name, Dexter Durante. Ang spelling po ng Durante is D-U-R-A-N-T-E. Ang ating pong account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI Carmona Cavite Branch. Account name is Dexter Durante. Account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po, account number 0989-347-837, BPI Carmona Branch. Sow a seed, and I believe that the Lord will abundantly bless you. Amen? So, nice ko rin po kayong anyayahan. Kung wala pa po kayong church na kinabibilangan, at nice rin po akong maka-fellowship at makasama, and you want to listen to the preaching more of the Word of God,
Every Sunday, I'm a resident pastor po ng dalawang church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, one in Antipolo and one in Alabang. Sa Antipolo po, I'm there every Sunday, 8:30 po ng umaga doon sa tahanan po ng Sister Lisa at Brother Alex. At sa Alabang naman po, I'm there every Sunday sa ganap po na alas 10 ng umaga. We have two services in Alabang. Ano po, sa Alabang po is 10:30 ng umaga at yung isa po alas 2 po ng hapon. Amen. I'm there every Sunday. Ito po ay sa third floor ng CRM building. Nasa National Road lamang po ito ng Alabang Muntinlupa National Highway. Kung galing po sa Muntinlupa Town proper before ng Abida condominium na itinatayo bago po makarating doon at sa Metropolis. Mauna po ito. Ito po ay nasa right side. May Mercury Drug po sa ilalim. Ano po, yun po yung palatandaan. At every Wednesday naman po, I'm also teaching the Word of God sa simbahan po ng aking kapatid sa third floor po ito, sa Binyan, Laguna. So those of you that are in Binyan, Laguna, sa third floor ng Morales Mall. Ano po, every Wednesday, 7:30 po ng gabi. At every Tuesday, I'm also teaching a Bible study at the church ng Ang Mesias Church, pastored by Pastor Jimmy Martin. Ito po ay nasa Moonwalk area. 7:30 rin po ito ng gabi. Ano po? So, pagka naman po araw ng Biyernes, ay ako po ay nasa lugar po ng kapatid na Sister Rose Villegas. At every second Sunday of the month, ako naman po ay nasa simbahan ng aking ama sa second floor ng Medicorp Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. And for more clear details po about the activities of this ministry, ay pwede niyo pong sundan kami sa ating pong Facebook. Ano po? Sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. Just like the page. Ano po? At doon po ay naroroon po yung mga detalye tungkol sa ating ministry at may mga added tools para po sa inyong mga pangailangan sa paglangok. Amen? So God bless you po. Hanggang dito na lamang po ako. At napakinggan niyo po ngayon ang palatuntunan Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Again, this is Brother Dexter Durante saying God bless you and may the grace of God be always upon you. Jesus Christ, you are my one.